naman ay tumingin at naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng Siyon, kasama ang 144,000 tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na parang ugong ng isang mabilis na talon at dagundong ng kulog. Ang tinig na narinig ko'y parang tugtugan ng mga manunugtog ng alpa. Sila'y umaawit ng isang bagong awit sa harap ng trono at ng 4 na nilalang na buhay at ng 24 na matatanda. Walang makaunawa sa awit na yaon kundi ang 144,000 na tinubos sa sanlibutan. Ito ang mga sumunod sa kordero. Ito ang mga sumunod sa kordero saan man siya magtungo. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Hindi sila nagsinungaling kailanman. Wala silang anumang kapintasan. Ang salita ng Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol ng puon, sinong ang aahon, sinong papayagang pumasok sa templo, sinong tutulutang pumasok na tao, siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sino mang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naghuhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat bahagi lang ng di na nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Ako po si Father Herbie Santos, Parish Priest ng Parish of the Lord of Divine Mercy ng Diocese ng Cubao. Meron akong kilalang nanay na dahil sa pagmamahal sa kanyang kaisa-isang anak na graduate na, ay binilhan ito ng kondo at nilagyan pa niya ng mga furnitures at fixtures para hindi na maproblema ang anak niya. Talaga namang napakaswerte ng anak at tuwang-tuwa namang nanirahan sa magandang condo unit. Ngunit nung nainis ang anak sa kanyang nanay, naku, pinagbawal ang nanay na pumunta sa condo. Imagine, the mother was banned from entering the condo she herself bought. Kaya't nung nalaman ng mga kapamilya, sinabi nila, yung nanay na nga ang nagbigay ng lahat, inangkin pa ito ng anak at pinagbawal pa yung ina na pumasok sa kondong siya naman ang bumili. Mga kapatid, naalala ko yung kwentong ito nung pinagninilayan ko ang ating ebanghelyo ngayon. Ang ating amang nasa langit ang nagbigay sa atin ng lahat ng meron tayo dahil sa pagmamahal sa atin. Ang ating buhay, ang ating kalusugan, ang ating kinakain araw-araw, ang ating mga pamilya at kaibigan, ang ating edukasyon, ang ating trabaho o negosyo, ang ating mga talento at kakayahan, at ang lahat ng ating ari-arian. Napakaswerte natin, napaka-blessed tayo. Sa totoo lang, wala naman tayong pag-aari sa mundong ito. Ang pruweba nito ay wala tayo ni isang kusing
na madadala kapag tayo'y mamatay. Lahat ay iiwan natin. Kaya Diyos ang may-ari ng lahat. Katiwala lang tayo. Ngunit nakakalungkot na minsan, nag-aasta tayo na parang tayo na ang may-ari ng lahat. At pinagdadamot pa natin sa Diyos ang galing din naman sa Kanya. Sa ating ebanghelyo, pinagmamasdan ni Jesus ang mga nagbibigay ng kaloob sa templo. Maraming mayayaman ang nagbibigay. Kaso ang binibigay nila, yung hindi na nila kailangan, yung sobra. Bakit yun lang ang binibigay nila? Bakit may hangganan ang kanilang pagbibigay? Marahil iniisip nila na kakailanganin nila ang kayamanan nila. Sasabihin nila, ako ang naghirap para kitain ito eh. I worked hard for this and so it is mine. Kung ibibigay ko ito, eh paano kung kakailanganin ko ito sa hinaharap? Eh mauuwi ako sa kawalan. Mga kapatid, pinapakita ng ganitong klaseng pag-iisip na ang kayamanan natin ay dahil lamang sa ating pagsisikap, hindi galing sa Diyos. Pinapakita rin dito ang pag-iisip na parang pababayaan lang tayo ng Diyos sa ating kawalan, na walang tutulong sa atin kundi sarili lamang natin. Kaya ito ay nagpapakita ng kawalan ng tiwala, kawalan ng pananalig sa Diyos na nagbigay ng lahat sa atin at patuloy na nagsusustento sa ating lahat. Sa kabilang banda, yung balo, kahit dalawang kusing lang ang binigay, ay binigay pa rin kahit kailangan niya ito sa kanyang ikabubuhay. Binigay niya ang lahat. Kaya kahanga-hanga, paano niya nagawa yun na ibigay ang lahat? Sapagkat kinikilala ng balong ito na ang lahat ng meron siya ay galing sa Diyos. Hindi siya natatakot ibigay sapagkat may tiwala siya na hindi siya pababayaan ng Diyos. Yon ang tunay na pananalig. Kaya mas matimbang ang binigay ng balo sa mata ng Panginoon. It is because the widow gave with faith. She gave with trust. Ano po ang punto para sa ating lahat? May bibigay lang natin ang lahat kapag kinilala natin na ang lahat ng atin ay galing sa Diyos. Alam niyo po, naalala ko minsan, no? May nagpa-bless sa akin ng sasakyan. No? Nung ako ay lumabas, ito ay brand new SUV. No? May kamahala ng sasakyan. Siguro may git na 2 million pesos ang halaga ng sasakyan. No? At pagkatapos kong i-bless, ay lumapit sa akin yung may-ari. At nag-abot siya ng maliit na sobre. No? Sabi niya, Father, ito po ang aking donation para sa simbahan. Eh, natuwa naman ako at nagpasalamat sa kanya. Siyempre, hindi ko muna binuksan. No? Pagbalik ko sa rectory at pagbuksan ko ng sobre ay nabigla ako sa offering niya na 100 pesos. At iniisip ko, napaka-generous ng Diyos na nagbigay ng sasakyan. Ngunit generous din ba tayo sa Diyos sa ating pasasalamat? Naalala ko naman yung isang parishioner ko na nabenta ang kanyang lupa sa isang tanyag na subdivision, no? So medyo upscale yung subdivision na ito, kaya malaki ang nakuha niya, no, sa kanyang lote. So tinanong ko siya, no? Tinanong ko sa kanya kung ano ang gagawin niya sa milyon-milyon na nakuha niya sa sale ng kanyang lote. At sabi niya sa akin, Father, dinonate ko na ang lahat sa congregation ng mga madre na sinusuportahan ko. Sabi ko, wow! Ang swerte naman nila, sister. Ang laking donation ang binigay mo. Hindi ko makalimutan yung sinabi niya sa akin. Sabi niya, eh sa Diyos naman ang lahat ng yan eh. Sa Diyos naman ang lahat. Mga kapatid, dahil bigay ng Diyos ang lahat ng meron tayo, at dahil patuloy na inaalagaan niya tayong lahat, kaya natin magtiwala na hindi niya tayo pababayaan.
And so, my dear brothers and sisters, be generous with God, and God will never be outdone in generosity. Kaya magandang tanungin natin sa ating sarili, no? Sa aking pamumuhay, saan ako nagtitiwala? Sa ari-ari ang gumugunaw? O sa Diyos na nagbibigay ng lahat? Dahil ngayon ay buwan ng Nobyembre, ating pagdarasalan ng ating mga mahal sa buhay na yumao na. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, Ama naming mahal, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang at pag-iral. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaong loob kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng aming mga mahal sa buhay na pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa Iyong piling. Alisin mo po ang anumang karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa Iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo ang mga kaluluwa sa purgatorio at bigyan sila ng puwang sa Iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman o Panginoon ang Iyong igawad sa mga yumaong nagsipanaw. Sila nawa ay silayan ng Iyong ilaw na walang hanggan. Amen.